Hi! Welcome po sa aking kusina. Ngayon ay magluluto tayo ng Maja Blanca. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. So, kailangan natin ng cornstarch. Yan. At saka gata ng niyog. Gagamit din tayo ng evaporated milk. At saka cream corn. Pwede kayong gumamit ng whole corn, yung putil-putil. Yan. Tapos, lalagyan din natin ng condensed milk. So, maglalagay din tayo ng asukal. Kailangan din natin ng tubig. Yung 1 cup nito is gagamitin natin sa pagtunaw ng cornstarch. Tapos, ang gagamitin natin toppings is cheese. Pwede kang gumamit ng latik kung meron. So, luto na po tayo. Tapos masamahin lang natin yung ingredients pwede dun sa cornstarch. Iksahin natin sa coconut milk. And then, evaporated milk. Lagyan nyo lang po sa kaserola. And then, yung ating condensed milk. At saka yung ating corn. Then, ilagay na rin natin itong ating tubig. So, magtitiri tayo para sa pagtunaw ng cornstarch. Ah, huwag makakalimutan. Yan, haluin lang natin to hanggang sa mag-combine sila lahat. Then, ilagay na natin itong asukal. Yan, haluin lang natin. Tapos, hihintayin natin itong kumulo bago natin ilalagay yung ating cornstarch. Habang niluluto natin yung ating gata at saka yung gatas, pwede na natin tunawin itong cornstarch. Ito yung tubig na itinira natin kanina. Tunawin lang natin dito. Make sure na walang buo-buo. So, set aside lang natin to, tapos ilalagay natin once na kumukulo na yung mixture. So, ayan, kumukulo na yung ating gata at saka yung gatas. Hinaan lang natin yung apoy, tapos kukunin natin itong ating cornstarch. Haluin ko one more time to make sure na wala yung mga tira-tira dun sa ilalim. Ayan. Tapos, ilagay na natin sa ating gata. Tapos, continuous po ang paghalo. Yan, unti-unti po itong magiging malapot hanggang sa magiging buo-buo na siya. Magiging malagkit. Yan. Continuous lang at saka mabilis yung paghalo. Yan, tuloy-tuloy lang ang halo. Mahinang apoy lang ang gagamitin para hindi masunog yung ilalim. Yan. So, untay lang natin itong maluto, tapos i-transfer na natin sa ating lalagyan. Yan, so itatransfer na po natin sa lalagyan natin. Sa, pwede nyo ilagay sa tray or sa Tupperware. Yan. Ipapantay lang natin itong ibabaw para pag tumigas siya, mas smooth siya tingnan. Ito na. Hintay lang natin itong lumamig para malagay na natin yung toppings. At ito, pagka buo na siya, tapos medyo malamig na, pwede na natin lagyan ng toppings. Ang toppings po is cheese. Pwede kayong gumamit ng iba, pwedeng latik or kahit anong gusto nyo. Ito na po ang ating Maja Blanca. Yan. Sana po ay nagustuhan nyo ang aming recipe for today. Kung
may mga katanungan kayo or feedback o kung kayo may hiya mag-comment, then itatry po namin sagutin. So, thank you for watching. Enjoy!